Budyong Soundbites. Mga paingaadlaw, mga igkasinortihanon, ini ang Budyong Soundbites, darasan iyong gobyerno probinsyal sa Norte San Samar. Pinaagis ang Provincial Information Office, maghahatag sa iyo sin mga impormasyon, mahiunong sa mga topiko na napapanahon o nakakaapekto sa kinabuhi sa mga Nortehanon. Kaupod naton niya na si Attorney Almira Basiloy, an Elections Officer 3 San Comelec Katarman, para ipasabot sa aton ang kanraging kukondukto nga Satellite Voters Registration para sa tiarabot na 2022 National and Local Elections. Attorney, nano ang iyong mga ginaaro nga mga requirements pagparehistro sa mga bago pala nga botante, ngansan mga karuyag mag-transfer, ngansan mga dati na narehistrado nga nawara sa lista? Okay, kasi ang amo mga requirements nakadepende sa type of registration nga imo hihimuon sa amon office. Like you said, ito na mga bag-o pala nga nagpaparehistro. Ibig sabihin, waray pagod sira. Kahit sa SK, waray pa sira pagparehistro. Okay, ang amo ginaaro sa kanila live birth from PSA or dinitikang sa LCR. Okay, sa local civil registrar's office. Doon sito nagtitikang, pwede namon itong tanggapon. Pero may mga tao talaga, kabataan, nga waray talaga sa mga dokumentos. So, pagin tatanggap na ito namon, and kanra Form 137. So, an problema kasi, mga schools manliwat, diri nira gin-issue an original copy. Of course, we need the original copy. Tapos, ifo-photocopy nira 3 copies iton. So, pwede na sa amon an certified true copy sa original. Tapos, photocopy na nira, okay na yan. Pero unfortunately, may mga tao pa rin nga, waragod talaga, sira siton nga akong ginmention nga tulo. Amo na siton decision as provided under the resolution sa COMELEC, pwede sira mag-execute affidavit of two disinterested persons. Ibig sabihin, pwede sira maghanap duha ka tao sa kanda community, sa kanda barangay, nga medyo maiha-iha na sa kanda barangay nga nag-i-star, nga nakila kanya, nga siya itun, may ito na kanya ngaran, anak siya ni so-and-so, mainia kanya adlaw sa kapanganakan, may ito na mga basic information nga needed na mo, kay para may encode na mo sa amon records. Okay? Kasi mayon nagre-reklamo sa amon, medyo daw kuno kami istrikto, kay dili kuno kami nagkakarawat ID. Kasi an ID, government issued ID, tatanggap na mo as requirement naman for transfer. Like, rehistrado ka sa ibang munisipyo or sa ibang barangay, nag-transfer ka sa sayo another barangay or another munisipyo, that's the time na ID lang yung kailangan namon. Now, another issue na naman sa mga tao, nagre-reklamo sila, kasi naghatag na kung sila ID, na government issued ID, wala namo tanggap pa. Kasi ganito yun. Mayon iba kasi nga, an ID nira nga dara, danay ginhimuhimula nira, fake ito na mga IDs nga kanra ginkukuan. So, an iba man lat ang daraliwat barangay IDs, diri ito considered as national government issued ID kasi barangay nga lang. An gindidiri kasi sito, gina-avoid san COMELEC kasi syempre pag barangay nga ID, posible gin-issuehan kala sa kapitan kay tawo ka niya para makabutos iton nga botante uni na pa noon pagdalagan sa kapitan. So self-serving ito na ID, so diri ito na mo gintatanggap. Okay, so may ito na amon mga requirements nga amon ginaaro sa kanra kasi damo ito, like for example may onlet si klase si registration and reactivation. Ibig sabihin dati ka na rehistrado, okay, tapos waray ka butos-butos. Sa amon, di sa COMELEC, an rule, internal rule, pag di ka makabutos twice, okay, ka-cancel kay bubutang ka di sa sayo-liwat nga record nga mga deactivated. Ibig sabihin, waray ka butos-butos two consecutive or more nga mga regular elections. Ibig sabihin, diri API and SK nga elections sa regular. Karigsignod ang mga nakaschedule good ng mga elections like barangay elections, national, local elections. May ito na amugin ka-count si ito nga duha. Pag duha na ka-bisis or more, talaga tatanggalon ka na sa data. Now, if you want to vote
sa sayo sa upcoming election, you have to come here and file for application for reactivation. That's the very time nga pwede ka na makabutos. May tunan mga requirements naman. And iba naman, sinta, ID nala, may tunan among ginaaro. Like tikang sa PhilHealth nga ID, tikang sa DSWD kung api ka sa 4Ps, diba? Sa nano pa ba? An amo mismo ID issued by the COMELEC. Pwede gamiton. Voter certification, pwede ito niyo gamiton. May tunan mga set of documents na pwede namon tanggapon. Other than those, diri na po kami natanggap.